Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. At naniniwala ako na ang totoong mayaman na tao ay hindi naiyabang ang kanilang yaman. Marahil, pamilyar na kayo sa mga taong ipinapakita ang kanilang maraming pera at mamahaling mga sasakyan at kalaunan ay lalabas na sila pala ay mga scammer. Siguro naman narinig nyo na ang mga balita tungkol sa mga pang-scam tulad ng investment scam, Ponzi scam, online scam at marami pang iba. Pero hindi lang pala ang mga ito ang paraan para ma-scam. Ang kwento natin ngayon ay kakaiba ang style ng pang-i-scam. Isang babaeng taga Hong Kong ang nagpanggap bilang isang philanthropist na prinsesa para lokohin ang kanyang mga naging karelasyon at mga naging kaibigan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol nga sa isang Indonesian socialite na si Azura Luna. Siya ay nagstay sa Hong Kong ng 15 years bago nabunyag na isa pala siyang scam artist, kung saan masaya siyang nagpapanggap na mayaman. Si Azura ay kilala nga ng mayayamang tao sa Hong Kong bilang isang mayamang philanthropist o mapagkawang gawa. Kinasal si Azura kay Brad Kirk, isang Canadian at general manager sa Bali Hyatt. Sinama ni Brad si Azura sa Hong Kong ng taong 2003 nang malipat siya doon dahil sa kanyang trabaho. Pero nang taong 2010 ay naghiwalay si na Azura at Brad. Mahilig kasi si Azurang makihabilo sa mga mayayaman at sikat na lalaki. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na mga mayayamang boyfriend at hinihikayat niya ang mga ito na gumastos ng pera sa kanya dahil madalas niyang sinasabi na kailangan niya ng pera para sa kanyang pamilya. Noong 2010, itinatag ni Azura ang isang kumpanya ng mga alahas na Pavritra sa Hong Kong kasama ang kanyang Swiss business partner na si Matthias Hug. Ang mga taong babanggitin sa kwentong ito na nakilala ni Azura ay walang opisyal na litrato na inalabas sa mga news articles. Taong 2017, nakilala ni Azura si Robert sa Los Angeles. Pakilala ni Azura kay Robert, isa siyang napakatalinong tao na may mataas na IQ. Kwento din ni Azura kay Robert, nakapag-aral siya sa Harvard at Brown University. Ayon kay Robert, nakapagbigay siya kay Azura ng $150,000 o 7.5 million pesos dahil sinabi daw ni Azura na may sakit ang kanyang tatay at malapit na itong mamatay. Sa isa ding pagkakataon ay nakapagbigay siya kay Azura ng $30,000 o 1.5 million pesos para naman sa charity. Pero makalipas ang ilang buwan, tinawagan nga ni Robert ang sinasabing charity ni Azura. At nalaman niyang hindi kailanman nagbigay si Azura ng donasyon doon. Binigyan din ni Robert si Azura ng isang American Express Black Credit Card. Ito ay isang credit card na mataas ang limit na pwede kang mamili ng milyon-milyon. Mayaman ka nga kapag meron kang ganitong credit card. Madalas naman makita ni Robert si Azura na maraming dalang mga mahal at branded na damit. Sa huli, may binalik naman na konting pera si Azura kay Robert. Matapos niya ngang mabukong, nagsisinungaling ito sa kanya. October 15, 2018, nakilala naman ni Azura sa isang bar ng hotel ang isang tech expert mula New York na si Jason, 46 years old. Nagkatinginan ang dalawa, nginitaan ni Azura si Jason at doon na silang nagsimulang mag-usap. Nabighaning si Jason kay Azura na may makintab na buhok, batang muka at nakasuot ng eleganteng mga damit. Kumain sila sa restaurant ng hotel at pagkatapos kumain ay iniligay ni Azura sa kanyang pangalan ang bill. Dahil pakilala ni Azura ay 4% ng hotel ay kanyang pag-aari.
Ayon kay Jason, ang pakilala sa kanya ni Azura ay isa siyang prinsesa mula Indonesia na nagtatravel gamit ang kanyang sariling jet. Sinabi din ni Azura sa kanya na may alawan siya na $150,000 o 7.7 million pesos kada buwan. Bukod doon, sinabi din ni Azura kay Jason na ang kanyang pamilya ay isa sa 10 pinakamayamang angkan sa Indonesia at ang kanyang ina ay isang sikat na attorney na tumulong kay Bill Clinton na maging presidente ng Amerika. Dagdag pa ni Azura, patay na ang kanyang tatay at nakakuha siya ng mana mula dito na $30 million o 1.5 billion pesos at isang yate. Matapos nga ang dinner ay nagbigayan sina Jason at Azura ng cellphone number. Madalas, nagsisend si Azura ng kanyang mga litrato at inaaya si Jason na bisitahin siya sa Hong Kong. At para nga kay Jason, hindi pa siya nakakakilala ng ganung klaseng tao na sobrang yaman. Kaya nagkaroon siya ng interes kay Azura at bumalik siya ng Hong Kong. Inalok ni Azura si Jason na magpunta sa kanyang apartment. Nagulat siya na makita ang apartment na sobrang ganda at laki. Naniniwala nga si Jason na mahal ang apartment na iyon. Pinakita din ni Azura kay Jason ang isang Excel file na naglalaman ng kanyang wine collection na milyon-milyon daw ang halaga. Pinakita din ni Azura kay Jason ang mga picture habang suot niya ang mamahaling sapatos nang siya ay nasa fashion shows at sikat na mga beach. Sinabi din ni Azura kay Jason na siya ay wala sa Google dahil nga sobrang yaman niya. Pero katagalan ay nagkaroon nga ng relasyon sina Jason at Azura. November 26, 2018, pumunta ang mga pulis sa sikat na Beverly Hills Hotel. Ang mayamang residente doon na si Sophia ay nagrereklamo na ang mga Hermes bag na binili niya kay Azura ay peke. Ang mga bag na ito ay binibenta ni Azura na ang pagbebentahan umano ay mapupunta sa mga charity niya. Ang apat na bag ay nagkakahalaga ng $86,000 o 4.4 million pesos. Dalawa na nga ang tindahan ang pinuntahan ni Sophia para i-check ang mga bag at parehong sinabi ng mga ito na peke ang mga Hermes. Dahil dito, inaresto si Azura para sa kasong selling items under false pretenses. Pero sa tulong ng dalawang abogado ay napalaya si Azura ng araw na iyon. Idininay ni Azura ang mga paratang sa kanya. At ayon naman sa mga pulis, hanggat hindi nagbibigay ng statement ang mismong Hermes, ay hindi sila makakapagkaso laban kay Azura. Pero kalaunan ay hindi na nagbigay ng payag si Sophia sa media dahil nga ayon sa kanyang abogado, nakakatanggap daw sila ng pananakot mula sa mga abogado ni Azura. Matapos makalaya ni Azura, patuloy pa din ang pakikipag-usap niya kay Jason pero hindi niya kinuwento ang pagkakaaresto sa kanya. Nang nalaman naman ni Jason ang kaso, ay dinilay lang ito ni Azura. Ayon din kay Jason, pinipilit siya noon ni Azura na kung talagang mahal siya nito, ay itatransfer daw ni Jason kay Azura ang kanyang mga ari-arian. Gusto din ni Azura na bumili si Jason ng kanilang engagement ring bilang patunay na mahal siya ng lalaki. December 2018, ang dalawang niloko ni Azura na sina Diane at Robert ay nag-post sa isang website para sa kanilang mga reklamo kay Azura. At sa website, nakilala pa nila ang mga iba pang nagre-reklamo kay Azura. Ayon nga sa mga post sa website, si Azura ay isang big-time na con artist na gumagamit ng peking pagkatao para lokohin at makautang ng mga pera sa mga taong kinakaibigan niya. Matapos ngang makuha ang pera, ay hindi naman nagbabayad si Azura. Mayroon ding nag-post ng reklamo kay Azura kung saan inakusahan niya si Azura ng pagbebenta nga ng mga peking diamanting singsing at natulog kasama ang lalaki para kumbinsin siyang bilhin ito.
Ang isa namang naging kaibigan ni Azura na si Lori ay nag-post din na silang mag-asawa ay nahikayat naman ni Azura na bumili ng share ng isang 22-carat pink diamond noong 2013. Ayon daw kay Azura, ang halaga ng diamond ay milyon-milyon at pwede namang kunin pabalik ang pera nila Lori matapos ang isang taon. Nasa 12.5 million pesos ang binigay ni Lori kay Azura. Pero nang oras na kukunin na nila ang pera, ay kalahati lang daw ang binalik ni Azura at hindi na muling nasundan pa ang bayad magpahanggang ngayon. Lumutang din ang isang consignment seller ng mga luxury items na si Laurent. Dahil nga sikat ang shop ni Azura ng mga branded bags, 2018 ay bumili si Laurent sa kanya ng isang Birkin bag para ibenta sa kanyang kliyente. Binayaran ito ni Laurent ng 20.5 million pesos kay Azura. Pero taong 2019 ay hindi pa din natatanggap ang nasabing bag. Kaya naman nag-file na siya ng kaso sa mga pulis. At ayon sa mga report, ang kaso ay obtaining property by deception. Pero kahit kailan ay hindi na naaresto si Azura para sa kasong ito. Lumutang din ang isa pang niloko ni Azura. Si Abdul na may-ari ng isang luxury real estate rental agency ay nagreklamo na hindi nagbayad sa kanya ng renta si Azura. Ang renta ng apartment ay 2.2 million pesos. Ilang beses tinawagan ni Abdul si Azura at kalmado daw itong nakikipag-usap sa kanya, pero kahit kailan ay hindi siya binayaran ng babae. Lahat nga ng reklamo na ito ay nakarating at nabasa ni Jason. Ayon naman sa mga naging kaibigan ni Azura, sinabi nila na kahit mayaman ang babae, ay normal itong nabubuhay tulad ng simpleng tao. Mapagbigay daw si Azura at mabait. Ang partner sa negosyo nga noon ni Azura na si Diane ay nagsabi na nang makilala niya ito ay maayos naman. Pero niloko nga din siya kalaunan. Isang beses kasi nang hiram si Azura ng isang mamahaling painting pero hindi niya ibinalik kay Diane. Binenta ni Azura ang mga artwork niya para sa kanyang charity at hindi binayaran ang mga credit card na hiniram niya kay Diane. January 2019 ay nagpatuloy pa din ang relasyon at pag-uusap ni Azura at Jason. Pinapunta ni Azura si Jason sa Paris at sinabi niya na ang kanyang apartment ay pag-aari nga ng kanilang pamilya. May kasama siya doon na kasambahay na si Sunita at ayon kay Azura ay 40 years niya na itong kasama. Ang apartment nga ay sobrang ganda at malaki. Dahil nga sa nakita niya na laki at ganda ng apartment, kinalimutan ni Jason ang naging kaso ng peking bag at lahat ng mga nababasa niya sa website tungkol sa mga panloloko umano ni Azura. Dahil nga, para sa kanya, ay mayaman si Azura at imposibleng manloko. Hanggang isang araw ay umamin ang kasambahay kay Jason. Ayon kay Sunita, ilang linggo pa lamang niyang nakikilala si Azura. Taliwas ito sa kwento na 40 years na silang magkasama. Kinumbinsi lang daw siya ni Azura na magtrabaho para sa kanya. Ayon kay Sunita, sila ay galing sa ibang apartment at tumira doon ng halos isang linggo. Pero pinaalis sila dahil hindi sila nakakabayad ng renta. At nakahanap naman sila ng bagong apartment na kanilang ang tinutuluyan. At dahil nga dito, ilang araw ang nakalipas, ay kinontak si Jason ni na Abdul, Diane, Robert, Sophia at Laurent tungkol nga sa mga reklamo nila kay Azura. At doon na nga napagtanto ni Jason na niloloko siya ni Azura. Tinanong ni Jason si Azura sa mga paratang at nagulat nga daw ito sa mga sinasabi ni Jason. Pero itinanggi niya lahat ng paratang sa kanya. Matapos nga ang pag-uusap, binulungan ni Jason si Sunita at sinabing, "Lahat ng ito ay peke, tumakbo ka na." Si Azura ay napag-alaman na may mga alias na Alexandra, Ali o Miss M.
at hindi aktibo ang kanyang mga social media account, lalo na nang pumutok ang mga issue laban sa kanya. Ang Post Magazine na siyang nakafocus sa issue ni Azura ay nalaman na hindi nag-aral sa Harvard at Brown University si Azura, taliwas sa mga ipinapakalat niya na dun siya nag-aral. Isang blogging site din ang nagsabi na si Azura ay isang pro sa pagnanakaw, pangingikil at pangluloko ng mga taong pinagkakatiwalaan siya. May lumabas din ng mga article na ang totoong pangalan ni Azura ay Enjang Widi Palupi na ipinanganak ng October 27, 1978. May nakapagsabi din na si Azura ay nagawang manipulihin at maloko hindi lang ang mga tao sa Hong Kong kundi pati na rin ang mga taga London, Paris, Milan, Singapore, Jakarta, LA at New York. Pero isang charity naman na naka-base sa Hong Kong ang nagsabi na si Azura ay nag-donate sa kanila ng 143,000 pesos. At ang perang ito ay napunta sa pagpapatayo ng isang orphanage sa Bangladesh. September 2019, nagpaunlak nga ng video call si Azura sa Post Magazine, kung saan pinanindigan ni Azura na wala siyang utang kahit kanino, maliban na lang daw sa landlord na inupahan niya ng apartment. Nag-issue naman daw siya ng cheque, pero hindi niya nakasalanan na hindi ito nakuha ni Abdul. Dagdag pa ni Azura, hindi siya nagsisinungaling sa mga sinasabi niya kung sino siya at saan siya nagmula. Siya nga daw ay pinagnakawan pa ng dati niyang kasambahay. Ulila na din daw siya at sinabi pa sa tawag na ang mga magulang niya ay international humanitarians din tulad niya. Ayon din kay Azura, ang unang bagay na lagi niyang sinasabi sa mga tao ay galing siya sa isang mahirap na pamilya. Ni hindi nga daw siya nagme-makeup at wala daw siyang dapat i-explain bakit siya umalis ng Hong Kong. Pero ang isa nga sa mga dahilan kung bakit siya umalis ng Hong Kong ay dahil ang mga taong galit sa kanya ay gumagawa ng mga faking account para siraan siya. Nagpapadala din ng mga taong nananakot sa kanya sa labas ng bahay ang mga taong ito. May lumabas uli sa website na nasa Florence, Italy, si Azura ay hindi nagbayad ng kanyang mga bayarin doon. Sa puntong ito, hindi malinaw kung saan nakatira ngayon si Azura o kung mayroon pa siyang bahay na tinutuluyan matapos nga ang milyon-milyon niyang utang sa maraming tao. Sa huli, nakipagkita si Azura sa Post Magazine sa Hong Kong at sinabing 5 buwan na siyang buntis sa kambal at itinanggi pa din ang lahat ng mga paratang na siya ay isang scammer at mangluloko. Hindi naman na-update ang mga kaso laban kay Azura. Tandaan, hindi lahat ng sa paningin natin na mayaman ay mabait. Minsan na din akong naloko dahil akala ko ay mapera, nagtiwala ako. Yun pala, kadalasan, ang dahilan pala kung bakit sila yumaman ay dahil sa pangluloko. Dumarami ang mga scammers ngayon, nagpapanggap na sila ay mapera para makapangloko. Kaya, laging mag-ingat. Ikaw, naranasan nyo na rin bang maloko ng ataong akala mo'y hindi ka lolokohin? I-comment mo yan dalaw! Marami pong salamat sa inyong panonood! Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po! Hanggang sa susunod na episode, salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!